Siya ang tinaguriang Dirty Harry ng Maynila. Sa edad na 82, going 83, isa na siya sa pinakamatandang politiko sa Pilipinas. Pero hindi sa edad, kundi sa kanyang kamay na bakal na kilala si Manila Mayor Alfredo S. Lim. Mamamaya na lang ang uhusga. Kung totoo, wala tayong nagagawa sa lungsod ng Maynila. Bago pa man naging politiko, nakilala si Alfredo Siojo Lim bilang isang masigasig na alagad ng batas. Nagsimula bilang patrolman si Lim sa Manila Police Department at umakyat hanggang naging isang two-star general ng PCINP. Ginawa din siyang direktor ng National Bureau of Investigation o NBI noong panahon ng yumaong dating Pangulo na si Cory Aquino. Lahat ng involved sa drugs, including their protectors, whether in the military, PNP, or the local executives, will have the same penalty, that is the death penalty. Tinawag siyang Dirty Harry dahil sa kanyang matigas na pagpapatupad ng batas. Halimbawa dito ay ang pagpipintura ng bahay ng mga pinaghihinalaan niyang drug pusher, ang pagpaparada sa harap ng media ng mga nahuhuling suspect sa krimen, at ang pag-uutos ng shoot-to-kill order sa mga suspect ng mga high-profile o sensational crime. Napalayos ko lahat ng drug pushers. Eh kasi nungalingan yan eh. Mga aksyon na tinutuligsa ng mga human rights groups na labag sa karapatang pantao at sa batas, na madalas sabihin ni Lim na dapat applies to all or none at all. Noong pulis pa si Lim, at kahit ng panahon ng paumuno niya bilang alkalde ng Maynila, gusto niya na maagap na ustisya pag ang suspect ay sinasabing ng agaw daw ng baril, ng gahasan ng bata o nakapatay ng pulis. We are going to declare war on all these criminal syndicates. Nagsimula ang kanyang karir bilang politiko noong 1992, nang tumakbo at manalo siya bilang alkalde ng Maynila. Noong 1995, nagawa niya may upo ang sarili sa pangalawang termino. Kahit anong pwesto man siya tumakbo, palaging panalo si Lim. Pero, nang subukan niya maging presidente ng Pilipinas, pumanglima lang siya. Ang nanalo, si Joseph Erap Estrada. Marahil isa si Lim sa naniniwalang pag namuno ka na sa siyudad ng Maynila, maari mo nang pamunuan ng bansa. Nagpasa siyang tumakbo bilang presidente noong 1998, ngunit natalo sa popular na si Joseph Erap Estrada. Buti na lang hindi utak pulis ako. Shoot to kill. Subalit kahit nakalaban sa parehong pwesto, isinama siya ni Joseph Estrada sa kanyang gabinete noong 1999 bilang kalihim ng DILG. Lahat ng paraan gagawin natin para makatulong. Ngunit katulad ng kanyang una nang ginawa ng palubog na barko ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos noong panahon ng tinaguriang EDSA 1, iniwan ni Alfredo Lim si dating Pangulong Erap noong 2001 sa tinaguriang naman na EDSA 2. Sino daw ang nagsabi? At parang tinadhana, noong tumakbo siya noong 2001 bilang mayor ng Maynila, natalo siya sa halalan sa kanyang dating vice-alkalde na si Lito Atienza. Nawalan man siya ng constituency sa Maynila, nakuha niya pa rin mailuklok ang sarili sa Senado noong 2004. Hindi siya nagmarka bilang senador, marahil ang puso niya ay talagang sa pagiging isang executive. Iniwanan niya ang Senado at muli siyang tumakbo bilang alkalde noong 2007. They're saying that it's time to sacrifice. O, di magsasakripisyo na kami. Sa unang buwan pa lang ng kanyang muling pag-upo, pinatanggal niya ang ilang pinagmamalaking accomplishments na nakalaban at dating alkalde na si Lito Atienza, ang promenade sa Santa Cruz, Maynila, at ang baywalk sa kabaan ng Rojas Boulevard. Eh, wala naman talagang kakinalaman yun eh. Sa darating na halalan sa 2013, plano niyang tumakbo para sa huling termino bilang alkalde. Subalit ito ay naanganib na di matupad sa pagsasanib ng dating Pangulong Joseph Estrada at ang kasalukuyang nakaupong vice-alkalde na si Isko Moreno. Lim versus Erap sa susunod na taon. Wala na yata mas exciting pa sa pagharap na iyan sa eleksyon. Baluarte ni Lim ang Maynila, pero minsan na siyang nilampaso ni Erap sa eleksyon. As early as now, everybody's eye is on Manila. Katulad na maraming politiko, ang 30 taon bilang pulis, 3 taon bilang senador, at 9 taon bilang alkalde ng Maynila ay hindi pa sapat sa 83 anyos na si Alfredo Lim para mag-isip ng pagretiro. Kung di man nakakalasing o nakapagpapayaman ang kapangyarihan, marahil may ilang epekto ito na nagtutulak pa din kay Alfredo Lim upang muling suungin ang magulo
magastos at walang paingang mundo ng politika sa Maynila. That's crazy. Sila man nakaupo sa pwesto at may katungkulan sa gobyerno. At ano pa man ang kanilang posisyon, sa klausula ng iisang titulo, public servant. And public trust is the primary requirement. So we check the records and file the report because the public has the right to know. Muli, ako po si Martin Andanal at ito ang inyong Political Intelligence.